So, good day mga ka-smiley. So, ito na yung ating part 2 ng ating switchable double dual contact horn installation setup. So, yung part 1 kasi natin is negative trigger. Ngayon, dito naman tayo sa positive trigger. So, na-discuss ko na sa inyo yung tungkol sa relay sa part 1. So, balik lang tayo dito ulit. So, ito yung mga kailangan nating materials. Yan. So, screenshot nyo na lang or post nyo na lang yung video para makita ninyo. So, ito yung mga importanteng materials na kailangan natin sa ganitong klase ng pag-setup ng phone. Next, yan na. Kapwesto na sila. So, mag-wiring na tayo. So, sa stock ignition line ng positive trigger is ganito. So, once bubuksan mo ang susian natin, nakadirekta yung positive sa push button natin. Then, yung negative ng stock horn natin ay nasa body ground. Ayan, or nasa negative. So, kaya naman siya naging positive trigger. So, ginyan muna ulit tayo sa body frame natin. Huwag yung kalimutan, number 16 yan lagi. So, next, pilinya rin naman tayo dito, number 16 ulit. So, punta ulit sa fuse. Then, mag-isa sila or naka-loop. Pero lahat to, number 16 lang. So, sundin nyo lang po mabuti yung mga wire gauge natin. Next. So, dahil positive trigger na tayo ngayon, targetin natin yung pinakang positive trigger, which is mint green or yellow green yung ginamit natin. Light green. Ayan, na color. So, diretso kagad siya sa common. So, itong halo switch na to is positive trigger na din siya. Okay, so next. Yung negative naman natin, or yung negative ng stock horn natin, lilinyahan din natin siya ng papunta naman sa 85. Dahil yung relay natin is universal natin is 85 is negative, then positive ay 86. So, mostly sa mga transparent relay na may LPD. So, gawin na lang natin siyang universal. So, pareha siya number 18, pwedeng naka-loop or pwedeng dalawang wire LPD ito. Yung isa sa dalawang relay. Next. So, yung normally close sa 86 naman, then yung normally open sa 86 din. So, naging positive trigger na yung dalawang relay. So, switchable na siya. So, mamaya na ulit yung ating LED or pwedeng kahit hindi na yan, kahit hindi nyo nalinyahan yan, okay lang yan. Walang problema yan. Next, number 16 ulit dahil ang gamit natin is 87A na relay. Hindi ka rin natin gagamitin ito ha. So, number 16 yung source natin. Then, yung load natin is number 16 din. Then, magpapatch tayo ng isang number 18 dito para sa looping ng kabilang horn. Ayan. So, sundan nyo lang po yung ating diagram. Okay. Ayan po. So, yung negative natin, number 18 lang lahat. And body ground. Ayan. So, kaya tayo laging naglalagay na number 16 na body ground or sa body frame para mas malakas. Ayan. Pero kung masipag kayo, pwede nyo pagtugtungin yan. Kaya lang, much better po yung magkahiwalay. So, next, ito naman yung para sa ilaw ng halo switch natin. Ayan. So, kung gusto nyong umiilaw lagi to every time na kahit alin ang pindutin nyo dito sa busina ng mga to, iilaw siya. So, ganito yung diagram nyo. So, yung positive, lagay nyo lang sa common. Then yung negative sa body ground or dun sa negative ng stock horn. So, pag bumusina kayo sa parang tunog kotse or sa tunog kotse, ilaw siya. Pag bumusina kayo sa snake horn, pag-blink din siya or titindan din na lang, ilaw niya. So, kung gusto niyo naman na ito lang, yung ilaw, yung snail horn lang. So, ganito ang setup. Yung negative, ayan, nasa normally close. So, every time na bubusina kayo, ito lang ang ilaw. Doon lang siya mag-blink yung LED ng halo switch. Then next, kung gusto naman ito lang yung ilaw, dito na lang, shortcut. Ayan. So, every time na bubusina itong tunog kotse or itong ganitong klase ng horn, doon lang ito mag-blink. So, hindi never siya mag-blink dito kapag nakapindot. So, yun lang po mga ka-smiley para sa part 2.
sana po makatulong ako sa inyo. Thanks mga ka-smiley!